Hello everyone, right today to be glory because God is good all the time. Now today is February 13, no? 2023. Mga kapatid, ang oras nito ay pasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Patuloy po tayo mga kapatid na ginagabayan ng Panginoon. Hindi po tayo ipahamak ng Diyos sa kanyang pagpaborito dahil mahal tayo ng Diyos. At yung model mga kapatid, tayo po ay nakinig ng kanyang salita upang matuto tayo mga kapatid ng tamang pamuhay. Paano ba tayo magkakasama sa kanyang pagpaborito sapagkat may parusa po at saka may pagliligtas ng pagpaborito ng Panginoon. Hebreo in chapter 9 verse 28 na sa muling pagparito ng Panginoon, hindi kasali ang kasalanan, hindi po tuhatol, pagligtas sa manighintay sa Kanya. At naghintay tayo sa Kanya mga kapatid, at dapat mamuhay tayo ng may kapayapaan sa lahat ng tao at walang kapintasan, no? Walang kulubot, walang dungis sa Kanyang paningin. Kaya mga kapatid, ang sinabi ng banal na aklat, in 2 Peter chapter 3 verse 14, at dahil naghintay tayo sa bagong langit, bagong lupa, dapat muhay tayo na mapayapa, no? Walang dungis, walang kapintasan sa paningin ng Diyos. Upang biyaya ng Diyos mga kapatid ay makamdam po natin, no? Kailangan natin mamuhay po na mapayapa, walang dungis, walang kapintasan sa kanyang paningin, upang na hindi po tihatulan ng Panginoon sa hatol na parusa. Harap natin sa hukuman, malaya po tayo. Na mga kapatid, Biblia na magpatunay is sa Romans chapter 8 in verse 1, lahat na isa kay Kristo, walang hatol na parusa. Nang sabi sa Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, harap tayong lahat sa hukuman ni Kristo, tatanggap tayo ayon sa ating gawa, mabuti kung masama, habang namumuhay tayo dito sa libutan. Na mga kapatid, harap man tayo sa hukuman, pero kailangan makasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Sapagkat kung hindi makasulat sa aklat ng buhay, harap tayo sa hukuman, kasi buksan po aklat ng buhay, aklat ng gawa. Na pag doon ka sa aklat ng gawa, 50-50 mga kapatid, dahil po halos kadalasan hindi tayo maiwasan taga natin, magkakamali talaga tayo. At yan mga kapatid ang dahilan na minsan po na palayo na po tayo sa Panginoon, no? Minsan po na palayo na po tayo dahil po sa ating pagkamali, sa ating pagkukulang, sa ating pagkamakasalanan, yun na po ang dahilan na napahiwalay na tayo sa presensya ng Panginoon, sa harapan ng Diyos. Yung po tayo makalapit, yun sa pagsamba, minsan po yun natin makapagsamba, kaya't malapit ng simbahan, napalayo na po. Dahil po na sa ating naisip na parang hindi karapat-dapat na po tayo sa harapan ng Diyos, pero alam natin na ang kamatayan niya para sa makasalanan. Ayon po sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Dapat ang pasabi, dapat maniwalaan ng lahat. Si Kristo na parito para sa makasalanan. Upang ilita sa makasalanan, at ang sabi sa Pablo, ako ang pinakamakasalanan. Now, sa verse 16, 1 Timothy chapter 1 verse 16, ngunit sa pagitan ko, nahayag ang habag ng Diyos sa atin, kung gaano kalaki ang pagmamahal niya sa atin. Now, kaya mga kapatid, huwag natin hayaan na dahil po sa ating kamalian na mapahiwalay tayo sa presensya ng Panginoon. Kahit na hindi man tayo sakdan, hindi may wasa talaga magkamali po tayo, pero kailangan mga kapatid na ang pumahay po natin karapat-dapat sa Panginoon. Kailangan na magbalik lang sa Panginoon. Isuko natin ating pagkamali, magsisya na po tayo, at tanggapin ang kapatawaran para sa araw ng pagparito ng Panginoon, magkasama tayo sa Kanyang kalatian. Ayun mga kapatid, no, napakahalaga po ng araw, buhay natin sa buong araw na ginagamitan ng Panginoon, hindi po tayo pinabayaan. Hindi pa uli ang lahat, maraming paraan ng Diyos para matuto tayo ng Kanyang salita at makaisa tayo sa Kanyang kalatian. Maraming salamat po mga kapatid, nag-insir lang po salita ng Diyos para po na makaisa tayo sa pag-asa nito. Pagbalik ng Panginoon, maghiwalay tayo sa lupa, isa lang po ating patutumuhan. Maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaka, Apostolic Body of Christ International. Sabi sa mga isa, the grace of Jesus Christ, be with us. Amen.